Kamusta mga kapitan? Ngayon ay pag-usapan natin ang paglubog ng Titanic. Muli nating balikan ang nangyari sa barkong ito. Nangyari ang insidente noong Abril 14 hanggang 15, 1912, sa North Atlantic Ocean. Ang death toll ay 1,517 mga pasahero, kasama na ang mga crew at 706 naman ang nakaligtas sa trahedyang ito. Ang paglubog ng Titanic ang pinakatanyag sa lahat ng mga lumubog na mga barko sa buong mundo. Naging sikat din ito dahil nagawan nga ito ng isang pelikula na naging patok sa takilya. Marahil ang paglalakbay ng barko ay napuno ng mga mayayamang mga tao dahil nasabi ng mga gumawa ng barko na pasok ito sa Gold Standard Service ayon sa kanila. Ang White Star Liner RMS Titanic ay naging tanyag sa lahat ng tao dahil sa mga compliments na unsinkable daw ito. Idagdag na din natin ang katunayan na sa huling oras bago lumubog ang barko ay naagapan sana ang trahedya na sinapit nito kung naiwasan lamang ang iceberg na naging sanhi ng paglubog nito. Ang unang paglalakbay ng barko na nauwi sa trahedya ay nagsimula sa Belfast sa Northern Ireland kung saan ito ginawa at binuo. Sa may Southampton naman iniulat na naglayag noong April 10, 1912. Ang mga stopover nito ay sa Cherbourg at Queenstown na ngayon ay tinatawag na Cobb. Ang mga pasahero ng barko ay may bilang na 2,240 kasama na ang 899 na mga crew nito. Katulad ng ating napanood sa pelikula ng Titanic, bago maghating gabi ng April 14, ay nakasalubong nito ang isang malaking iceberg at nabumbunga ito sa may bandang Newfoundland na tumama sa kanyang starboard o sa gilid ng barko na nagtamo ng malaking sira. Kaagad na napuno ng tubig ang 5 compartment ng barko na kaagad na nagpalubog dito dahil ayon sa mga eksperto, mananatili sanang nakalutang ang barko kung hindi napuno ng tubig ang 5 compartments nito. Dahil sa nangyari, ang Titanic ay lumubog sa loob lamang ng 3 oras. Dahil na din sa sobrang lamig ng klima sa lugar, kasama na ang nagyeyelong mga tubig, ay masasabi nating napakahirap ang pagliligtas sa mga biktima o mga pasahero na nooy ang gamit lamang ay ang mga lifeboats. Siguradong sa loob lamang ng 15 minuto ay siguradong mamamatay ang mga tao at talagang pahirapan ang pag-rescue sa kanila. Gayunpaman, maswerte pa din ang mga nakaligtas sa trahedyang sinapit ng barko. Dahil sa nangyaring ito, kontra na tayo sa quote ng mga eksperto na unsinkable daw ang barko. Ayon sa panayam ng mga nakaligtas na mga pasahero, sa huling oras ng paglubog nito ay ipinatugtog nila ang isang awitin o orkestra na para sa barkong Titanic na kahit nasa 7 oras nito, bagaman naging isang trahedya sa mga pamilya at kaanak ng mga biktima, ay narinig pa rin nila ito. Ang RNS Carpathia ay dumating upang mag-rescue ng mga biktima sa lugar kung saan nangyari ang insidente sa loob ng 4 oras. Nagawa nitong ma-rescue ang isa sa mga huling survivors ng Titanic dakong 8:30 ng umaga at papunta na ito ng New York. Ang SS California naman na barko ay malapit sa insidente ngunit hindi na rin nakapunta dahil sa nakita nitong mga rockets noong hating gabi. Dahil sa takot na rin ng kapitan ay hindi na ito tumuloy. Gayunpaman, ang radio operator ng barko ay nagbigay ng babala sa Titanic na mayroong malaking iceberg na maaari nilang makasalubong kaya't dapat silang mag-ingat. Sa huli ay naging trahedya nga ang sinapit ng White Star Liner RMS Titanic.
dapat mong alamin na noong September 1, 1985 ay doon pa lamang nila na-detect ang aktwal na kinalalagyan ng paglubog ng barkong Titanic. Ang barko ay nahati sa dalawa at nasa 4 na kilometrong lalim sa Atlantic Ocean. Marami na ring mga turista ang bumisita sa lugar ng pagkawasak ng barko gamit ang mini submarines at libo-libong mga artifacts ang kanilang na-recover na hanggang ngayon ay pinaglalaban pa rin sa korte ng Estados Unidos kung saan ito mapupunta. Maraming maraming salamat sa panonood ng aking video at huwag kalimutang mag-subscribe. Thank you so much mga kapitan. Kung nagustuhan nyo ang video nito, subscribe na sa Kapitan Sayote YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for more updates.